Kumusta mga Brad? Pag-usapan natin ang isang lalaking na stuck ng 438 days o 2 taon sa gitna ng karagatan ng Pacific. Paano siya napadpad dito at paano siya nakasurvive? Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang Pacific Ocean ang pinakamalawak at may pinakamalalim na karagatan sa buong mundo. Nakocover nito ang halos 1/3 na surface ng buong daigdig. Alam nyo ba na kahit pagsamasamain ang sukat ng kalupaan sa buong mundo, eh mas malaki pa rin ang Pacific Ocean. Meron ditong iilang maliliit na isla na halos hindi natitira ng tao. Yung tipong pag-aksidenteng napadpad ka sa lugar na to, eh napaka-imposibleng may makahanap sa iyo dahil sa sobrang lawak ng karagatan. Ngayon, pag-usapan natin ang istorya ni Jose Salvador Alvarenga na na-stuck sa karagatan ng sobrang haba ng panahon. Kasalukuyan niyang hawak ang world record at wala nang gustong manghas na magbit ng record niya sa may pinakamahabang panahon na na-stuck sa gitna ng karagatan. Napaka-exciting ng kwento nito. Nakasurvive si Jose matapos ang 438 days sa gitna ng Pacific Ocean. So ano nga bang nangyari? Bakit siya na-stuck ng ganun katagal sa karagatan? Nangyari ito noong taong 2012. Isa siyang mangingisda sa Mexico. Noong November 17, 2012, siya at ang kasama niyang si Ezequiel Cordoba na kaibigan niya ay umalis gamit ang maliit na bangka para mangisda sa Costa Azul na bahagi ng Mexican Pacific Coast. Dahil sa sobrang liit lang ng kanilang bangka na may 7 meters lang ang haba, wala pang sagwan, wala pa itong bubong, tapos meron lang itong maliit na motor at maliit na lagayan ng mga isda, hindi sila equipped sa bangungot na maaaring mangyari sa kanila. Alam nila na may paparating na bagyo sa lugar nila nung time na yon, pero dahil ang mamaying isda sa lugar na ito ay ito lamang kanilang pinagkakakitaan para masuporta ng pangailangan nila sa buong linggo, nag-decide pa rin sila na mag-take ng risk. Bagamat delikado, naglayag pa rin sila na may layong 120 kilometers mula sa Pangpang. 6 hours ang tinagal ng biyahe nila. Alauna ng madaling araw nang lumagasa ang bagyo sa lugar at inabutan sila. Ang bangka nila ay halos lumubog na. Dahil sa sobrang panik ng dalawa, pinutol nito ang lubid ng lambat at halos lahat ng nahuli nilang isda ay hinulog nila sa dagat. Pinilit nilang makauwi kahit napakalakas ng bagyo at desperado talaga silang makabalik. Imagine kung gaano kadilim nun tapos bagyo pa. Pagkaraan ng alas 7 ng umaga, halos nasa 24 kilometers na lang sila mula sa Pangpang at tanaw na nilang mga kabundukan. Ang problema, eh kamalas-malasang nasira naman ang motor ng sinasakyan nilang bangka. Dahil wala nga itong sagwan, ang napakalakas na hangin ay nagsimulang itulak ang bangka papalayo. Ang onboard radio nila ay gumagana naman. Nakapag-report pa nga itong si Jose sa kanyang boss kung anong mga nangyari sa kanila at nagpapasundo sila. Sumagot naman ng boss na pupuntahan na sila. Ang problema, maya't maya ay bigla na lang na-deads ang battery ng kanilang onboard radio. Imagine ang frustration na naramdaman ng dalawa na yung kaisa-isa na lang na paraan para maipag-communicate at makahingi ng rescue ay na-deads pa ang battery nito. Ang kabundukan na natatanaw nila na sana ay malapit na silang makabalik sa Pampang ay unti-unti nang nawawala habang palayo ng palayo ang kanilang bangka dahil sa pagtangay ng hangin. Ang kanilang boss ay nag-organize ng search and rescue operation ng ilang araw para matuntun sila. Pero dahil palayo ng palayo ang sinasakyang bangka nila Jose, lalong naging mahirap ang paghahanap sa kanila dahil sobrang lawak ng Pacific Ocean. So eventually, itinigil muna nilang paghahanap sa dalawa. Ang hangin ay tuloy-tuloy na tinatangay ang bangka ni Jose at Ezequiel. Pagkaraan ng 5 araw, eh nasa halos 450 kilometers na ang distansya ng bangka nila mula sa Pampang at dito na tumigil ang pagtulak ng hangin sa kanilang bangka. Ang kanilang bangka ay nanatili at wala silang halos ibang matanaw kahit saan direksyon sila tumingin maliban lang sa karagatan. At ang kanilang bangka ay sobrang liit para magpalutang-lutang sa malawak na Pacific Ocean.
na kahit hanapin sila mula sa itaas, eh hindi rin sila mapapansin dahil sa sobrang liit nga ng kanilang bangka. Wala rin silang flare gun na pang signal. Dahil wala silang supply sa kanilang bangka, ang tanging ginagawa nila para makain ay hinuli nila yung mga ibon na dumadapo sa kanilang bangka gamit lang ang kanilang mga kamay. Tapos, kumuha lang sila ng lumulutang na plastic bottle sa dagat at ito ang ginamit nila para pangsahod sa ulan para may mainom. Pero dahil may time na halos hindi talaga umuulan, napipilitan silang inumin ang dugo ng pagong na nahuli nila at minsan pati sarili nilang ihi ay iniinom na nila makasurvive lang. Imagine, lilipas ang araw, sasapit ang gabi, halos buwan na ang lumipas at paulit-ulit lang ang ginagawa ng dalawa na nakasakay lang sa palutang-lutang na maliit na bangka. Lumipas ang apat na buwan na isolation, ang kaibigan niyang si Ezekiel Cordova ay sumuko na. Si Ezekiel ay nagkasakit dahil sa mga kinakain nila na raw food at hindi na tinatanggap ng sikmura nito ang mga kinakain nila. Dahil dito, namatay si Ezekiel. So ibig sabihin, nag-iisa na lang si Jose sa bangka. Imagine, nasa halos kalagitnaan na siya ng Pacific Ocean na palutang-lutang. Ang mga barko ay birang-bira lang talaga dumadaan dito. Pero ayon sa kwento ni Jose, may isang cargo ship siyang na-encounter dito. Dumaan ito ilang metro sa kinaroroonan niya. Nakita siya ng apat na sakay ng barko. Kinawayan niya ito at humingi ng saklolo. Ngunit, hindi siya hinintuan ito at wala ni isa sa kanila ang tumulong sa kanya. Pagkaraan ng 11 months, nasa halos 8,000 kilometers na ang layo niya across the ocean. Finally, noong January 30, 2014, nakakita si Jose ng buko na palutang-lutang sa gilid ng bangka niya at nakita niya nagsisipagdapuan ng mga ibon sa paligid niya. Dito, nagkaroon siya ng pag-asa dahil alam niyang merong isla na malapit dito. Maya-maya, na-discover niya ang isang isla. Halos inabot ito ng kalahating araw bago makarating dito. Nang halos malapit na siya, nilangoy na niya ito at nakita ng isang bahay na tinitira ng mag-asawa. In short, tinulungan siya nito. Nung oras na yon, dun lang uli siya nakita ng ibang tao mula nung umalis siya sa pampang ng Mexico sa loob ng 438 days o halos 14 months o 2 taon. Sobrang layo ng narating niya, halos 11,000 kilometers ang nilakbay niya. Ang pangalan ng islang ito ay Ebon Atoll. Isa ito sa remote spot na matatagpuan sa ating planeta. Pero alam niyo ba na kung nalagpasan niya ang islang ito, ang susunod na mahihintuan niya ay ang Pilipinas, na nasa halos 5,000 kilometers lang ang layo mula Ebon Atoll. So ibig sabihin, kung nakarating si Jose sa Ebon Atoll ng 438 days, kakailanganin pa niya na 240 days para marating ang Pilipinas. Maswerte siya at nadaan siya sa isang maliit na isla sa gitna ng napakalaking karagatan sa buong mundo. Dahil dito, na-rescue si Jose at nakabalik ito sa kanyang tahanan sa El Salvador. Nung nakauwi na siya, sumulat siya ng libro patungkol sa lahat ng mga nangyari at na-experience niya during 438 days sa gitna ng karagatan. Ang problema, kinasuhan siya ngayon ng pamilya ni Ezekiel Cordova na kaibigan nito na namatay. Anong kaso? Inakusahan itong si Jose na kinain daw nito ang kaibigan niyang si Ezekiel. Pero ayon kay Jose ay wala itong katotohanan dahil sobra talaga siyang nalungkot nung nasawi ang kaibigan nung kasama pa niya ito sa gitna ng karagatan.